Kilala mo si Greco Bellica? Yung nagpaalis ng pork barrel at tap sa Supreme Court? Ay, oo. Yung batang magaling. Kontra-corrupt na. Kontra-droga pa. Greco Bellica sa Senado. Ako si Greco, Pilipino. Minsan ding bumaybay sa buhay ng walang kasiguraduhan. Lumaki ako sa Kristiyanong pamilya. Pero, mulat sa kahirapan ng aking kapaligiran. Inalot ng aming magulang ang aming tahanan ng pagmamahal at tinuruan kaming manampalataya sa Panginoong Jesus. Namulat ako sa mga kaisipan at ang dami ng kalayaan na ipinaglaban ng mga bata nating bayani. Minsan na rin akong naglingkod sa pamahalaan, naging saksi ng maduming kalakaran, naging protektor ng mga hinapi, kalaban ng mga abusado, at sandigan ng mga kaibigang naniniwala na may tatama pa rin ang mali. Aking hinamon ang mas malaking labanan. At Manila Councilor Greco Bellica. Kung ako po ay magiging senador, pork barrel po na yan, i-convert natin sa tuition fee voucher fund para sa lahat ng estudyante. Yung CCT na sinasabi po nila, dadagdagan po natin pag natapos para maging capital business fund ang lahat ng pamilyang gusto maghanap buhay. Pera hawak ng tao, hindi ng gobyerno. Dala ang damdamin at kaisipang alam kong magiging sagot sa problema ng lipunan. Ngunit, natabunan ako ng mas malalaking anino ng aking mga katunggali. Pero hindi ko tinapos ang laban. Nagpetisyon po sa Korte Suprema si Greco Bellica para ipasura ng pork barrel ang mga mambabatas at paging ng Pangulo. Ginawa ko pa rin ang lahat sa aking makakaya. Number 208566, Greco Antonius Beda Bellica et al. Versus the Honorable Executive Secretary. At sa tulong ng mga taong naniwala sa akin, nabago ang sistema. Nagkalamat ang pader. The court speaking through Justice Stella M. Bernabe ruled that the pork barrel system is unconstitutional. Nagkaroon ng pag-asa. Mahalaga na ang pera, hawak ng tao, hindi ng gobyerno. Wala, masaya po kami sa binigay ng Korte Suprema ang aming prayer at aming request to declare unconstitutional all pork barrel system, especially the PIDAF, negosyo, at tuition voucher sa mga kabataan. At hindi ako tumitigil dahil alam kong hindi pa tapos ang laban. Pwede pang makamit ang pangarap dahil kagaya ng mga kababayan ko, pangarap ko rin ang bansang malaya mula sa mapang-abusong sistema. Pangarap ko itong itama. Pangarap ko ang malayang lipunan na may pamahalaang hindi nang aangkin ng kayamanan na bigay ng Diyos sa tao. Ako si Greco, Pilipino. Samahan ninyo ako. Para sa pagbabago ng ating bayan, Greco Bellica sa Senado. Flat tax, budget reform, tuition vouchers. Para sa pagbabago ng ating bayan, Greco Bellica sa Senado. Flat tax, budget reform, tuition vouchers. Kilala mo si Greco Bellica? Yung nagpaalis ng pork barrel at tap sa Supreme Court? Ay, oo! Yung batang magaling!
kontra-corrupt na, kontra-droga pa. Greco Bellica sa Senado. Reform Philippines Coalition. Mabagsak ang ekonomiya. Paano namin mapapakain ang aming mga pamilya? Negosyo o kalayaan, bayan o sarili, pumili ka! Greco Bellica, Glenn Chong, General Luna. Matigil ka lang! Lahat tayo yung interes. Tao lamang tayo. Ay! Paano ninyo nasisikmurang pag-usapan ng negosyo kung mangalipin tayo sa sarili nating bayan? Minamahal ko rin ang ating bayan. Ganun de, hadas! Ang pagtataksil na ito sa ating bayan ng mga taong tiwali ay mas lalong lumalala pa sa ating panahon. Ang pagwawaldas ng kabangyaman at ang pandaraya sa halalan. 200 million per senator and 70 million per congressman. At ang natitira ng 1 trillion pesos mahigit from 2013 ay presidential pork barrel. Ang pagnanakaw at ang pagwawaldas ng kabangyaman ng ating bayan. Bawal po lahat ito ng Korte Suprema dahil pag naka-pork or naka-lump sum at discretionary fund ang mga pondo ng taong bayan, ito po ay exposed o madaling waldasin or nakawin. At pagkatapos, yan din pong perang yan ay siyang ginamit nila upang ipamigay sa mga senador at congressman at sa iba't iba pang departamento na kanilang ginamit para impeach ang dating Chief Justice Renato Corona ng Supreme Court. Nasisikmura ba ng gabinete ang ganitong kataksilan? At ang mga pangluloko at ang pandarayang nagdaan sa halalan. Ang apat na major security features ng PICOS ay dapat gumagana sa araw ng halalan. Pero ang ginawa ng COMELEC, isa-isa itong tinanggal. Dahil wala nang mabisang security features ang natira sa PICOS, pwede na itong pasukin ng mga mandaraya at nakawin ang boto natin. Dahil walang forcible entry, walang nasira sa PICOS at walang ebidensya ng krimen. Akala natin, malinis ang halalan. Lusubin na natin ang Intramuros. Hawak na natin mga ating bayan. Meron tayong kapat ng pilihong katao. Finally, the court hereby directs all prosecutorial organs of the government to investigate and accordingly prosecute all government officials and or private individuals for possible criminal offenses related to all funds under the pork barrel system. Kung magiging isang bansa man tayo, kailangan natin ng pagbabago. Mga kapatid, mayroon tayong mas malaking kaway kaysa mga Amerikano. Ang ating sarili. Para sa pagbabago ng ating bayan, Greco Bellica sa Senado. Flat tax, budget reform, tuition vouchers. Para sa pagbabago ng ating bayan, Greco Bellica sa Senado. Flat tax, budget reform, tuition vouchers. Kilala mo si Greco Bellica? Yung nagpaalis ng pork barrel at tap sa Supreme Court? Ay oo, yung batang magaling. Kontra-corrupt na, kontra-droga pa. Greco Bellica sa Senado. Greco Bellica sa Senado.
Kilala mo si Greco Bellica? Yung nagpaalis ng pork barrel at tap sa Supreme Court? Ay, oo. Yung batang magaling. Kontra-corrupt na. Kontra-droga pa. Greco Bellica sa Senado. At ang ikalawang kandidato para sa ating News to Go In-Depth ngayong araw mula sa Democratic Party of the Philippines, ang dating konsehal ng Maynila, Greco Bellica. Good morning. Magandang umaga po, ma'am. Alright. Naku, imamam mo pa talaga ako. Alam ko 34 years old ka lang, yes, di ba? Oo. I'm 34. So, hindi ba parang masyado kang bata para tumakbo sa Senado? Parang... Well, I'm the youngest candidate, mm-mm, 35 po ang limit. So, mm-mm, ang ano boundary, 35 ako ng March. So, tamang-tama lang po. Tamang-tama lang. Senator, I mean, Senator Ninoy Aquino. Alright. Ang alam ko ay tumatakbo ka para sa Senado dahil may gusto kang isulong na batas. Ito yung flat tax rate, yes, di ba? Ang gusto mo, pantay-pantay ng babayaran ang lahat ng mamamayan pagdating sa buwis. Tama? Isang klase, mm-mm, mababa at pinakasimpleng sistema ng pagbuwis na ginagawa na sa 43 bansa sa buong mundo, and the top business nations are all in flat tax. Mm-mm. Namely, Singapore, Hong Kong, China, Netherlands, almost all eastern part of Europe is in flat, are in flat tax. And if kasi ngayon, ang ginagawa natin, depende sa income mo, doon yung... Malaki, progressive. Kung mas mayaman ka, mas malaki yung babayaran mong tax. Kapag mas mahirap ka, mas maliit. Ang gusto mo ngayon, pantay-pantay tayo pantay-pantay lahat. Actually, ma'am, yung idea na gusto nila mas malaki sa mayaman, doesn't happen. Mm-mm. Ang malaking magbayad ng buwis ngayon, yung mahirap, mga salaried employees, albawas na. Mm-mm. Lahat ng mayayaman are able to avail of the... mga discounts and yung mga loopholes ng ating tax code. Pero hindi ba parang pabor ito para sa mga mayayaman? Kasi mas mababa, in effect, yung babayaran nilang buwis. Mas yayaman ang mayaman at baka mas mahirap ang mahirap. Baligtad po. Actually, mm-mm, sa sistema natin ngayon, ang nalulugi mahihirap dahil wala silang magawa pag binawasan ang buwis. Mm-mm. Ang mayayaman are able to take advantage of the loopholes. That's why 4% lang ng tao na nagbabayad, ng Pilipino, nagbabayad ng tamang buwis. Mm-mm. The rest are paying off BIR or paying off lawyers and accountants para ibigay sa kanila yung mga loopholes. May ilang mga economists na nagsasabi na, you mentioned ang ilang mga bansa na merong flat tax, Singapore, Hong Kong, China, Russia. Yeah. These are medyo mas progressive na countries compared to the Philippines. At mas yung equality nila, yung equality ng rich and poor, parang mas pantay doon kumpara sa atin na ang laki-laki ng disparity ng rich and poor. May mga ilang economists na nagsasabi na hindi ba bagay sa Pilipinas ang flat tax kasi hindi naman tayo pareho ng ekonomiya ng Singapore at ng Hong Kong. Number one, the flat tax is a principle and it has, mm-hmm, it has been adopted from the beginning of time. The Philippines began in a flat tax system when the taxes was first introduce here, we had only one kind of tax, the head tax, mm-hmm, mga kasila. Lumaki na lumaki. Pangalawa po, nung mag-flat tax ng 2001 ang Russia, it was a collapsed economy. Mm-hmm. And the first year after they turned into flat tax, 40% kagad na nag-increase ng kanilang collection. Today, Russia is more stable than the economy of the states. Almost no debt ang public debt nila at naka-flat tax sila ngayon. America po, $29,000 ang utang ng ang public debt bawat isang tao, mm-hmm, na in progressive taxation. So, babagay po ang flat tax sa kahit ano because it is a principle of taxation. It's a simple issue of, mm-hmm, bababa kong buwis mo, so lalaki ang kita mo, bababa ang presyo ng bilihin. Pag bumaba ang buwis, hindi ba kukonte ang pera na gagamitin ng gobyerno para magpagawa ng mga kalsada, ng mga tulay, mga eskwelahan at iba pang mga public works projects? Saan kukuha ng pera ang gobyerno kung mas mababa na yung buwis na makukuha niya? Actually, in reality, lalaki ang koleksyon ng gobyerno dahil dadami mong gabayad ng tama. Mm-hmm. Pangalawa, yun na nga po ang pinakamalaki natin problema eh. Ang dami-dami at sobra-sobra ng pera ng gobyerno. Kaya sobra-sobra ng mga pera yung lalagyan nila sa opisina nila. Meron tayong PDAF na 80 billion pesos, 276 lang sila. Mm-hmm. Tapos tao, walang pera. Mm-hmm. Presidente, 60 billion. Isang 24 na senador, 4.2 billion. 250 congressmen, 16 billion. 84 billion mahigit, 276 lang sila. Tayo, wala tayong pera. Palagay kong pera dapat nasa tao, kapital, para tayong masenso. Okay. You mentioned a while ago that you're 34 years old at aabot ka dun sa 35 na limit
pagdating ng March. Okay. And you've been a counselor. Hindi ba parang masyadong malaking jump from being a counselor of a city to being senator? Hindi ba, ba't hindi ka muna dumaan sa pagiging kongresista kung gusto mo lang rin naman maging legislator before, you know, taking the big jump to senator? Kailangan na po natin ipag-usapan ang mga ganitong issues na hindi pinag-uusapan sa politika to really change and curve the system in the Philippines. Ako naman po ay tapos ang postgraduate studies on international trade and commerce sa University of California sa Berkeley. And with the limits of local government, a local official, kaya po sobrang hirap ng bayan natin because the problems of our land is embedded in our constitution and the laws that we make. If I run for Congress, mababaon lang po itong ating mga proposal sa Congress. Hindi makakabuo ng quorum, hindi mag-uusapan. But if you put this on Senate, then mapag-uusapan to, then mababagong isipan ng mga tao. Eh, there's a better system. Bababa ang buwis, bababa ang bilihin, lalaki ang kita, lalaki ang sweldo. Okay. Last question para dito sa segment na ito. Aside from being counselor, you're also a pastor of a charismatic or evangelical group. Hindi ba makaka-apekto yung iyong mga religious beliefs sa yung relihiyon mo sa magiging desisyon mo as senator? Definitely, tayong lahat apektado ng ating paniniwala at saka pananampalataya. Yun ang problema. Ano ang pananampalataya ng tao? Yun ay patutupad niyang batas. Ako ay naniniwala sa batas ng Diyos at batas ng banal na kasulatan. Therefore, ay patutupad natin mga batas ng hari ng Panginoong Jesus. Kaya, yung sabi ko po ang flat tax na yun of not more than 10% is comes after the principle of the tithe. Kaya po natin pinapasok ang decentralized system of government. It comes after the principle of decentralized government of the church. Okay. So, alright. So now we come to the last portion of this in-depth. Kasi syempre gusto naman natin ang mga kandidato hindi lang makilala about the platforms na sinusulong nila. Pero yung a little bit about your personality as well. Yes. Okay. When was the last time you lied? Oh, siyempre. Nagsisinungaling ka ba o bawal yan sa mga pastor? Siyempre, bawal yun. Pero minsan nakakapagsalita ka rin ng hindi lahat totoo. Okay. Ano ang bagay na pinakaayaw mo tungkol sa iyong sarili? Siguro, minsan, na madali rin ako mapikon sa mga, very idealistic ako. So, madali ako mapikon. Okay. Aling lugar sa Pilipinas ang pinaka hindi mo gusto or pinaka pangit sa palagay mo? Ang pinaka pangit yung mga kawawa pong mga mahihirap natin na nakatira sa mga squatter sa luwa ng lupa, kaya ho tayo tumatakbo para sila mabigyan ng lupa at saka mga kapital na matulungan. Kunyari tapos na yung eleksyon tas hindi ka nanalo, anong unang-una mong gagawin? Ako po ay mag-aaral maging TV host kagaya niyo. Really? Oh, pwede siguro. Kung kunyari hindi kayo naging konsehal, ano sana naging trabaho ninyo? Ako ay magpapatuloy sa aking hanap buhay bilang developer, contractor, tsaka farming. Yun po pagpapatuloy ko. Of course, aking pagmi-ministeryo sa mga kabataan. Yung father ninyo ay isinapelikula na niya ang isinapelikula na yung kanyang buhay, The Butch Belhica Story. Yes. Kung isa sa pelikula ang buhay mo, sino ang gaganap? Or ikaw na rin yung gaganap na? Ako na lang para comedy. Okay, kanina tinanong ko yun ng partner ko. Any plans for Valentine's Day? Yes, I will spend the Valentine's Day with my wife and with my kids at night. And it's going to be with my wife and my family. Last question, when was the last time you cried? Cried? Siguro matagal-tagal na po, mga nung isang taon. Thank you very much. Maraming salamat. Dating konsehal ng Maynila, Greco Belica. Thank you. Kilala mo si Greco Belica? Yung nagpaalis ng pork barrel at tap sa Supreme Court? Ay, oo. Yung batang magaling. Kontra-corrupt na. Kontra-droga pa. Greco Belica sa Senado. Ang dam na mga balita lalo po sa konsehal ng Maynila ngayon. Tumata po bilang senador sa ilalim ng Democratic Party of the Philippines o Reforma Pilipinas. Aktibo siya sa paglaban sa ilegal na droga at executive director ngayon ng Contra Droga Pilipinas.
Welcome sa Andalang Buida, no? Greco, Belgica, di ba? Medyo pamilya sa akin ang pangalan ni Greco kasi sa Malacanang usually nakikita yung pangalan niya noong panahon na nakonsehal ka, di ba? So, balikan muna natin yung Teresa, yung panahon na yon na nagkokonsehal ka, no? Kamusta, ano yung pwede yung masasabi mo na yung naging legacy doon sa pagiging konsehal ng Maynila? Well, when I was counselor, I was the one who declared the Baseco to be the Baseco Economic Zone. Ito po yung plinano ko na sana para doon sa Baseco, maging libre ang lahat ng mga hanap buhay, maging tax-free sila, makapagtayo ng kanilang mga hanap buhay, tahanan, and then Manila can begin to export again. And sa laki po kasi nung lugar na yon, kahit po lahat ng squatter sa buong NCR, kasya na ron, magkakaroon ng trabaho, sariling bahay, at mas maayos na kalagayan. Wow. Sir, counselor, very young pa kayo. At kakaunti pa lang talaga ang nakakakilala sa inyo. Ayaw niyo po bang tumakbo muna bilang congressman? Senate po talaga agad. Kasi ho, sa kailangan na natin pag-usapan itong ating pinopropose para at sa Senate lang po ito mabibigyan ng pansin. Sa Congress po, mabibinbin lang ito sa mga committee at, sayang naman. Meron tayong nababasa kanina, no? Oh, before tayo umera, Teresa, no? Na sinabi niya about flat tax. Ano? Very interesting, pero medyo technical. Ano? So, paano ba natin maibabahagi ito sa ating mga kababayan o mga manonood na para naman na maisip na isa itong alternative na dapat nilang iniisip sa botohan? Ang flat tax po, ang pinakamababa isang klase at pinakasimpleng buwis na pwedeng ipataw sa atin sa neto ng ating kinita. Pag ginawa po natin ito, bababa lahat ang presyo ng bilihin, pagkain, gasolina, kuryente, lalaki naman ang take-home pay at lalaki rin ang kita ng mga negosyo at lalaki ang koleksyon ng pamahalaan para ipantustos. Greco, paano lalaki yung koleksyon ng pamahalaan kung gagawin natin flat yun? Kasi right now, only 4% are paying the right taxes sa sobrang taas. At ang karamihan po nagbabayad, yung mga hihirap, tsaka yung mga salaried employees. But the big businesses are able to avail of the 1,400 exceptions sa ating tax code dahil sa complications nito. Ang flat tax po ay ginagawa na sa 43 bansa all over the world. And the top business nations in the world are all in flat tax. Namely, Singapore, Hong Kong, China, Russia, almost all Europe and some part of the states are in flat tax. Kaya po bababa ang bilihin dahil simply, bababa ang cost ng nagmamanufacture, syempre bababa rin ang kanilang selling price. Pero sa mga nagninegosyo naman, lalaki naman ang kanilang kita sa mga kapag tayo ng mga bagong negosyo, ma-address ang unemployment rate. Very interesting talaga itong flat tax na pinapropose nyo, Counselor. Pero nabasa ko po sa profile ninyo na meron kayong isa sa mga pinaniniwalaan ninyo. Magkakaroon ng kalayaan ng mga Pilipino at kung pakikinabangan nila ang likas na yaman ng bansa nang hindi na ginigipit o kinokontrol ng pamahalaan. Mm-hmm. Ano pong ibig sabihin nito? Autonomy, ano? Ang ibig sabihin nito, kapital sa bawat pamilya at lupa sa bawat pamilya at mga kabataan na gusto magsimula. Dito po, ang pamahalaan po nilikhayan para sana tulungan ng bawat mamamayan na makapag-umpisa. Pero dito sa ating bansa, yung pamahalaan na dapat tumutulong, ayun yung pamahalaan humaharang sa ating kaunlaran. Dahil lahat ng gagawin natin, lahat, sasanggunin mo sa pamahalaan, ikukuha mo ng permit sa pamahalaan, gusto mo magnegosyo, katakot-takot ang permit at requirement na ibibigay sa'yo, katakot-takot ang buwis ay ipapataw sa'yo, kaya hindi ka makapag-umpisa, gusto mag-umpisa ng negosyo, hindi ka makautang dahil kung ano ng regulasyon na binibigay ng Central Bank at saka ng Monetary Board. Pero sa ibang bayan po, hindi ganyan. Malaya ang kalakalan. Ang bawat kabataan gusto mag-asawa, bawat kabataan na gusto mag-umpisa, meron silang kapital, meron silang lupa. Ang lupa po at ang tubig, hindi pag-aari ng pamahalaan. Ito po ay pag-aari ng taong bayan. Dapat pinakikinabangan ng taong bayan. Pag ako po ay naging senador, akin pong ipopropose ang Magna Carta for Land and Water Resources Bill. Ibig mong sabihin yan, ang lahat ng lupa na nakatiwangwang, na walang nagmamayari, public land, ipamahagi sa mga kabataan at mga pamilya na walang lupa, pwedeng pakinabangan, wag lang sisirain. Huwag muna natin pag-interesan, ipamigay yung lupa na may mga lupa, kaya hindi nagtagumpay yung Land for the Landless Program. Dahil puro nabili na or namana ang mga lupang ito. Pamahagi na po natin yung mga public lands na nakatiwangwa. Greco, kanina nakita mo, nagkaroon kami ng ulat tungkol sa UNA at saka sa LP at ang paghahanda nila para bukas. Itong Reforma Pilipinas, ano yung ina-expect namin na kick-off ninyo tomorrow or sa mga susunod na araw? It's actually the Democratic Party of the Philippines. Tomorrow will be in Cebu for the grand launch of the party. Then we'll be
going to Gensan. At yan, iikot din po kami, and then here in Manila. Hindi ho kami kasing yaman nung ibang mga... Actually, hindi ho kami mayaman. We don't have gold, we don't have guns, and we don't have goons. Mm-hmm. But we have a mission, and we have hope that we have a big faith in God, mm-hmm, na kung siya talaga ang gusto niya na umasenso tayo, eh pananalo niya po tayo. Alam niyo po, gusto kong hamunin na lahat ng kandidato na ilabas nila kung sino ang kanilang mga financiers at saan nila kinukuha ang pera na pinanggagastos nila. Ito ba yung pera ng bayan? Mga PDAF ba nila to? O ito ba yung mga suporta ng malalaking negosyo? Mm-hmm. Dahil kung ito po ay suporta ng malalaking negosyo, alam na po natin kung sino yung pagtatanggol nila. Mm-hmm. Dapat lumaban tayo na pilathala mo ngayong programa. E nakakasakit po na loob. Napakinggan nyo po halos lahat ng kandidato, both LPN una, wala kayong maririnig na bagong programa. Wala nagsasabi, ibaba natin ang buwis, palitin natin ang pamahalaan, bawasan natin ang kanilang kapangyarihan, ibigay natin ang kapital at lupa sa taong bayan, iayos natin ang struktura ng kapulisan para ma-address natin ang sindikato. Lahat nagsasabi, ospital, eskwelahan, pagkain. Pero ang hadlang talaga sa mga bagay na yan, sa kanloran, pamahalaan mismo, pinakikilman nila lahat ng gawain. So dating ko na dyan, ano, Greco? Kilala mo si Greco Bellica, yung nagpaalis ng pork barrel at tap sa Supreme Court? Ay oo, yung batang magaling. Kontra-corrupt na, kontra-droga pa. Greco Bellica sa Senado.